So ito mga kabayan, napadaan tayo dito sa siyudad ng Danao. At ito, titikman natin yung kanilang mga tinapa dito. Ito yung puso. Puso-puso o puso? Ah, puso lang. Oh, di ba? Ang init! Ah, ito na, nasa port na tayo ng Hagnaya. Pero yung sasakyan natin mga kabayan, dadali natin sa isla at isasakay natin sa Roro. Good morning sa inyong lahat. Good morning po. Mayong buntag. Nandito ngayon tayo sa Mactana Airport. At syempre, nasa Cebu tayo ngayon. Yes. Good morning, good morning, good morning. So, sama lang kayo ha. Dahil magmula dito sa Mactana Airport, didiretso tayo ng Bantayan Island. Sama kayo ha. Dahil limang araw tayo dito or aning. So halos isa't kalahating oras ang biyahe natin mula sa Metro Manila hanggang dito sa may Mactana, Cebu. So ito, dito tayo didiretso. Marami naman pala mga bus na sasakyan at mura lang din naman ang pamasahe. Siguro pag halimbawa magdi-DIY kayo, eh nasa 4 to 5 hours ang biyahe, kasama na yung pagsakay sa Roro. Pero gaya nga ng nasabi natin noong nakaraang video, pagka halimbawa pupunta tayo, ay itutour tayo ng ating kasama sa galaan. At mismong sasakyan niya ang gagamitin natin. Kaya siguro ang travel time magmula dito sa Mactana Airport hanggang Bantayan Island, kasama na yung pagsakay sa Roro, siguro mga 4 hours lang. Pero malalaman natin dahil baka sa magmula dito sa Mactan Airport hanggang Bantayan Island, ay mayroon tayong madadaan ng makakainan. Pwede. Diba? Kaya medyo tatagal ang ating oras ng travel. Okay. So ito yung loob mismo ng Mactana Airport. At gaya nga ng sinabi natin yung nakaraan, first time natin makaapak ng Cebu. Magsalita ka naman. Ay, wala akong alam. Na-amaze ka naman Puro pagkain lang na tinitignan Nako, ito na. Ito na yata. Nako, bagong-bago yung sasakyan natin. Good morning! Ito, kasama natin sa galaan, sir. Kumusta? Ayun! Mayong buntag! Hello! JP, nakasama natin sa galaan. So yun mga kabayan, magmula dito, ayon sa ating kasama sa galaan, magmula dito sa Mactan Airport. Diretso tayo sa Bantayan Island. At mga ilang oras ba ang biyahe? 3 to 4 hours. Kasama na sa Roro? 1 hour lang Roro. At tapos iiwan yung sasakyan doon? Dali natin. Talaga? Oh,
Ayun ang pinakamaganda. Itong kasama sa Galan, dadalhin yung sasakyan sa Roro at para makapag-ikot tayo sa Bantayan Island. Kasi yung Bantayan Island, nasasakupan niya na ng tatlong munisipyo, no? Oo. Ayun. Tapos ano siya, isang malaking island. From Daan Bantayan. Kasi yung Bantayan na sa mainland, ang tawag yung Daan Bantayan. Ah, talaga? So, yung Bantayan talaga, island talaga siya. Okay. So, punta tayo doon. Marami tayong mga kaibigan ng mga may hotel. Mm-hmm. Bisitahin natin. Oh, so, mga kabayan, si Consi GP Lavilla. Dahil si GP Lavilla ay anak ng dating mayor ng Cebu. Oh. Tama po ba? Consihal siya noon, tapos naging vice mayor, tapos naging mayor. Oh, kaya ngayon, si Consi GP naman ay city council. Yes. Okay, talaga, hindi basta-basta yung kasama natin sa Galaan ngayon. Matagal na pala natin siyang kasama sa Galaan. Matagal na niya tayong ini-invite. So ito na, sama na kayo! Let's go! Tara! First time ko makapag-tour, mga kabayan, na may driver! Iba sa Cebu. Oo, oh, saya-saya. Dapat driver ka. Oo oh, nga, oo oh, nga. At special lang ating driver ngayon at magto-tour. So, Sir Consi JP, habang palabas tayo dito sa Mactan Airport, ano bang Cebu ngayon at magiging development dito sa Cebu? Okay, marami na tayong development ngayon dito sa Cebu, no? Ang yung isang pinakabago natin is yung third bridge natin, which is connecting mainland Cebu City to Cordoba. Oh, makikita natin yan sa mga next natin na mga episode. Tapos, meron din tayong ngayon ginagawa natin yung pinapa-enhance natin yung mga signal at pinapabilis natin yung mga communications, telecommunications. Kasi ang goal ng mayor namin ay Singapore-like. Yun, sabi ko sa iyo na hindi pa nga ako nakapunta ng Singapore, kaya pinuntahan ko talaga noon, no? Pagpunta ko, nakita ko talaga na ang pinaka-importante talaga sa Singapore is their information communication technology, which is yun ang ginagawa natin na dapat magandahan, because you know, we are spending a lot sa internet natin. Tapos yung speed niya, hindi kagaya kagaling sa ibang bansa. Mm-hmm. So yan ang ginagawa natin ngayon. Tapos meron na tayong ginagawa dito na BRT. No, sa city, it's bus rapid transport. Mm-hmm. Yung bus dadaan sa gitna ng daan, walang ibang makadaan doon, ang bus lang. May parang bus lane sa Manila pa, di ba? Okay. Pero ano lang siya. Pero ngayon nga, medyo naka-traffic kasi ginagawa pa. Pero I don't think that is the long-term solution to how to solve traffic in Cebu. Dapat meron pa talagang iba. Tsaka yung, syempre, widen roads. Mm-hmm. Pero pinaka-importante talaga sa akin nakita ko, limit sa mga kotse, kasi medyo traffic na rin dito sa Cebu eh. Oo, yun. Medyo traffic na rin. Okay, speaking of traffic, mga kabayan, sa Sunday, baka walang traffic, magtutour tayo dito sa city proper ng Cebu. Tapos, Sir JP, meron ba mga Grab dito, mga Move It or Angkas? Meron yes, na meron. Kompleto tayo. Ang Move It, bago lang yung sa isang event, may isang event sila na malaki bago ko sila introduce sa mga Move It, kasi syempre noon ang Angkas lang tsaka Grab. Mm-hmm. But from my understanding, yung Move It part rin ng Grab, di ba? Mm-hmm. Parang ganun din. So nag-launching sila ng maraming mga habal-habal drivers para makapasok sa kanila, sa event nila. Okay, anong tulay ito, Sir JP? Ano ito? Ito yung Marcelo H. Fernan Bridge. Ito yung second bridge namin dito sa Cebu. Ngayon may tatlong bridges na sa connecting Cebu mainland to Lapu-Lapu. Tapos meron ding gagawing ding fourth bridge. Okay. Para makaano sa traffic natin dito. Ito na po yung nakita kong tulay sa map na nag-cross sa river galing Mactan to entire Cebu. Yes, ito rin. Ah, ito na ba yan? Sa channel, oo. Mm-hmm. Ang ganda na pala dito sa Cebu. So, makita mo may Santo Niño talaga, no? Oo. Kasi ito talaga yung patron namin sa Cebu, Santo Niño. Okay, so ito na. Patawa talaga ako, mga kabayan eh. Tinanong ko si Sir JP, nasaan yung San Juanico Bridge? Yung pala sa Liti. Liti yan. Layo mo ah. Oh, layo din eh. Yun yung first bridge oh, nakikita niyo. Oh, anong pangalan ng first bridge? First bridge, hindi ko maalala. Pero yan lang, tagal na kasi yan eh. Wala pa, hindi pa ako na pinanganak. Ayun. So ito na. Yan yung lumang bridge namin. Okay. Yung third bridge naman, nandun pa. Oh, ayan mga kabayan, oh.
dito na tayo sa baba para kitang-kita. Oh. So ito na yung entire city ng Cebu, yung nakikita yun, na yan. Yes. Mandaue tsaka Cebu City. Okay. Dalawang city na malalaki. Mm. Mandaue, Cebu City tsaka Lapu-Lapu City. Ah, talaga? So abangan niyo yung pagtawid natin mga kabayan sa next episode natin using by si Celex na magmula sa city hanggang doon sa Cordova, no? Oo. Sa mga susunod na gala natin dito. So uunahin natin yung malayo dahil yung Bantayan Island ay nasa north part ng Cebu, tama ba? Tip ng Cebu, yes. Okay, so pinakamalayo yun sa north. Ano naman yung south, Sir JP? Nandun yung Santander, so that will, kung dun kayo sa south, sakay kayo ng isang oras, so, ano na, Dumaguete na. Okay. Oo, Dumaguete na. So kung halimbawang babiyahe pala tayo mula Santander hanggang dun sa may, ano nga bang port yung bago pumunta ng Bantayan? Sa may bago, may... Daan Bantayan. Daan Bantayan ay mga ilang oras yan. Malayo yun, mga more or less, higit mga 6 to 7 hours. Ah, dulo sa dulo. Dulo sa dulo. Maganda naman ang daan, sir. Maganda naman, oh. Okay. So magmula ba dito, sir, GPA, meron tayong makakainan? Yes, punta tayo sa sikat na native chicken dun sa Katmon. Oh. Katmon ay isang municipality sa Cebu province, no? So doon tayo mag-breakfast. Tingnan na natin kung bukas na, pero I think maaga silang bumubukas kasi yung mga bikers doon kumakain eh. Mga ilang oras pa magmula mga dito sa 1 hour plus. Oh, nakikita ko dito sa map, Sir GP, ay meron tayong dadaan ng seashore or beach. Yes, actually mga 95% ng mga towns ng Cebu ay coastal. No? So, kaya sa dagat talaga tayo dadaan, sa gilid ng dagat. Makikita mo talaga yung mga view ng dagat kapag sa biyahe natin ngayon. Okay, sige. Ganito na ba ang traffic dito sa mga itong oras? Oo. Oh. Tapos itong bridge na ito, nagkoconnect ito ng Mandaue to Consolacion. Ano pa, Sir JP, yung meron dito sa Cebu na wala naman sa Manila? Oh. Okay. Yung makakain na, yung makakain. Oo. Marami. Alam mo, Cebu is famous for lechon. Lechon? Lechon. Yung lechon natin dito, siyempre marami na rin lechon na, di ba sa Manila meron lechon de Cebu, di ba? Mga natitinda doon. Pero dito talaga, masarap talaga yung lechon. Talisay tsaka Karkar City. Mm-hmm. Masarap talaga yung lechon. Now, meron din tayo dito ang tinatawag na balbacoa. Meron rin tayong tinatawag na, marami rin tayong mga native chicken. But you know, mostly sa Cebu, ang diet ng mga taga Cebu is more on pork. No, kasi... Diet yun ha? Oo, kasi medyo bihira lang yung... Sa meat ba? Sa meat. Mm-hmm. Kasi bihira lang yung kambing dito eh. Mga Cebuano, hindi masyadong kaano kagaling magluto ng kambing kagaya sa Ilocos. Kasi alam ko kasi nanay ko Ilocana eh. So, meron din tayo mga kambingan dito, pero tikman nyo lang. Just try it. Meron tayong hanging rice o tinatawag natin puso. Oh, yun yung pinapartner namin sa lechon. Yung rice na yun, para siyang kakanin. Uh-huh. Akala, yung mga auntie ko galing Isabela, akala nila kakanin, pero hindi, ano siya, rice lang talaga siya na binalot ng coconut leaves. So matitikman natin lahat yan? Yes! For sure! Tapos sa Bantayan naman, ang specialty doon, seafood. Mm. Oh, seafood talaga. Maraming scallops doon. Scallops. So anong lugar na tayo okay, ngayon? Okay, this is Liloan, home of the Roskilios. Oo. Oh, Roskilios. Oh, yung titays. Now, titays is matagal na talaga yan dito sa ano Cebu. Dito talaga nag-originate. So makita mo, Liloan, Roskilios. So itong ano, titays is owned by Franco, yung Duke Frasco. Yung congressman rin dito. Tapos yun yung husband sa anak ng governor natin, si Gwen. Yun yung puso! Ah, ito! Oh, ayun! Oh, mayroon pala yan. Dito sa daan. Oh, yun yung puso. Tapos kaming taga Cebu, because alam niyo na ang Cebu is, the terrain is
hindi masyadong malapad kagaya ng Luzon. Mm-hmm. So maraming kaming tamit dito, mais. Mm-hmm. So yung corn grits, yung mais na yung parang para kanin rice, mm-hmm. yan yung kinakain namin dito sa Cebu. Di mas masustansya yun? Oo, tapos less ang sugar. Oh. So ito mga kabayan ang nakikita nyo sa mapa, talagang tama sa si Sir GP, itong Cebu ay talagang, anong tawag ito? Coastal. No? Coastal. Coastal road. Malalim ito, no? Tapos ito na naman yung company na Mitsumi. Oo. Ang tagal na nito, as long as I can remember, ito mga Japanese company owned, tapos ano, mga parts, mga computer, ganon, mga technology sa Japan, dito ginagawa. Oh, malaki na ito. So, alam mo kapag maglabasan ito, traffic dito. Ah, yung mga employees. Employees, yes. Oh, so ito, ang ganda ng riprap ng ginagawa dito. Ito yun, no? Si Japanese. Oh, anong Mitsumi. Ah, Mitsumi? So actually, we are in Danao City na. Ah, talaga? Yes. Oh, ito yung mga ano ng mga Durano. Oh. Meron yung Duterte. I think Duterte yung ano niya lahi di galing dito. Ah, sa Danao. Danao. Yung transportation dito, ano din, ganyan, tapos may mga tricycle. Oh, pero tricycle, hindi na pwede dumaan sa main road. Sa city, ha? Dito pwede pa. Doon sa City of Cebu? Oh, sa Cebu City, hindi na pwede. Okay. So, ito na yung pinaka... Isa sa mga city sa Cebu. Danao City. Ilan ba, sir, ang city ng Cebu? Meron tayong marami. Bugo, Mandawi, Lapu-Lapu. Dumaguete, di ba? Hindi, Dumaguete is Negros. Layo mo naman, tatawid ka pa ng Cebu para maging Cebu City. Ay, mali ko ba dyan eh? First time nga eh. Ano bang meron dito sa Danao? Dito yung bang... tinapa. Ah. Oo, oh, nandito yon. Yan, malapit na tayo. May makakain ba tayo ng tinapa dito? Oo, oh, dito na tayo kakain para matikman. Iba rin yung tinapa dito. Ah, talaga? Oo. Oo. Oh. Tinapa na isda. Oo. Oh. May narinig akong ano, yung gawa ng... Firearms, Danao, dito ba yon? Oo, oh, yung mga illegal, pero wala na siya doon ngayon. Pero meron pa rin, pero tatago. Dumagin. Ang dami. Uy, ito tayo, may kainan. Oo, oh, di ba? Sige. So ito mga kabayan, napadaan tayo dito sa siyudad ng Danao. At ito, titikman natin yung kanilang mga tinapa dito. At hindi lang tinapa ito, meron ding iniyaw na puset. Ito yung poso. Poso-poso o poso? Ah, poso lang. Okay. Tapos anong isda ito, Nay? Ha? Barili. Hindi ba ito yung tulingan? Dili. Ah, dili. Oo, sige. Barili, Philippine. Ang pagkakaiba ng tinapas sa metro ay smoke. Yung ginagamit dito pala, iniihaw. Iniihaw. Iniihaw yung isda lang tinapa pilan, dito. Pilan eh. Niya ko kung saan eh. Anong gusto niya? Ganito o ganito? No. Ganisad? Duha na, duha. So, 120 ang isa. Isang tuhog. Oh, ayan o. Iinitin o. Tapos, ang kaibahan dito, kala ko ito'y tinula. Tama, tinula, pero tinulang isda. Meron. So, titikman natin, ha? Pwede ba dito sloyo? Makita na to. Anong isda ito, kuya? Barilis. Ganito lang. Ah, hindi siya okay tulingan. Mainit pa naman. O, parang tulingan na rin. Parang tulingan sa metro ito, mga kama... Ha? Onom ka po so. Okay, sige. Malaki naman pala yung kainan dito eh. Tapos, pagka diniretso mga kabayan, ito, lahat ng mga kainan dito, nasa tabi ng dagat. So, ito ay high tide, ano, Sir JP? Yes. So, makita nyo, may hiwa siya. Mm-hmm. Hiniwa ito ng blade o kutsilyo. Ah, ito. Tapos, ganunin mo lang. Oh. Purong kanin siya. Puro kanin. Mm-hmm. Actually, rice lang talaga siya. Okay. Hindi matamis, hindi ano. Wala pa siyang timpla. Walang timpla. Okay, sige. Binalot lang sa dahon. Binalot sa dahon. So, lalagay niyo dito ganyan. So ano siya? Saan siya binalot? Sa dahon ng nyog? Nyog. Okay, yes. Sige.
J-Prox na J-Prox yung Ali, oh. Mahilig sa CD. Tikman natin itong puso. So ito, manamis na miss yung laman ng kung sa atin ay yung parang alumahan. Pero dito pala, ang tawag sa Cebu ay tamarong. Okay. Alam mo, nakakatuwa doon kayo na pagdating namin sa pagbaba namin sa airport, Sir JP. Bakit? Marunong sila masisaan. Yun nga lang, mostly fluent sila sa English than Tagalog. Oo. Oo, mas magaling sila magsalita ng English kaysa sa Tagalog. Oo yan. Di ba? Sa Davao naman, baliktad. Mas more on Tagalog sila. Ang sarap ng puso. Ngayon dito ito natin tiniterno sa tinapa. Aantayin natin itirno doon sa lechon. Oo. Oh. So itong pinakasentro ng Danao, ano? Oo. Oh. Yung merkado nila nasa loob. Cebu Provincial Hospital, Danao City. Nabusog ba kayo? Ay, grabe. First time namin kumain na nakakamay na nakaharap sa karagatan. Oh. Ano yung tinutumbok natin ng bundok? Yan yung, kasi sa Cebu, yung buong gitna ng Cebu is bundok. Na pag uwi natin, doon tayo dadaan sa bundok. Talaga? Oo. Pagbalik tapos, ha, pagbalik. Pagbalik, tapos papakita ko sa iyo, dala natin sa yung restaurant na sa antique ko na kainan natin sa Sunday. Ah, nasa talaga? Bundok eh. Oh. Ibang daan na naman, hindi na naman Coastal Road. Ay, oh, yun ang pinakamaganda. Yan yung tinatawag na Trans-Central Highway kasi sa gitna dadaan. So ibig sabihin, dalawa pala yung madadaan natin, isa sa Coastal, saka diyan sa taas ng or sa tuktok ng bundok. Oo, oh, tapos doon parang Little Baguio, nagpa-fog din, ganun. Oh. So, ang ganda pala ng tira, no? Oh, ayan, oh, ayan. Oh, madadaanan pala natin itong Cebu Safari in Adventure Park pag dito tayo dumaan sa Coastal. Oh. Ayan, pakaliwa. Oo. Oh, oh. Oh, totoo ba? Ito ba yung pinakamalaking zoo dito sa Pilipinas? Parang, oh, yes. Totoo yan. Oh, kasi yung na-vlog ko yung Avalon Zoo, eh sabi ko pinakamalaki, ang dami ng comment, dito ang pinakamalaking zoo. Dito, dito. Oo. Kompleto ba yung mga animals diyan? Meron, meron nga silang bison yung sa US, yung nakikita niyo, marami. White lion, tiger, white tiger, dami. May idea ka ba sir kung ilang hektarya lawak nun? Mga 100 hectares. Ah, malawak. May-ari niyan si Lulier. Oo. So yan, doon, papasok ka doon sa bundok. Ayan yung bundok na yan? Oo, doon, sa unahan. Tapos may mga hotel doon, may mga glamping, camping. Yan, sa... Sa mismo, sa safari mismo. Uy, ang ganda nito. Anong lugar ga ito, sir? Katmon. Katmon na, no? Rocky lang siya, no? Hindi, wala siya masyadong sand. Wala. Para siyang sa La Union. Ano yung mga umuhusok na yan? Para may mga tindahan. Bibingka! Bibingka yan? Oo. Tatikman natin, ha? Oh, baka... Uy, ang dami nga. Oo, ang dami, oh. Oh, tignan natin. Sige. Kanang mag-o! Init pa? Oh. Balik 200 pesos! Oh. Sabon yun na, 200 ah. Oo. Oh. Di, siya naipat na. 200 pesos na ha, dili 200 kabuok. Oo. Oh. Oo, oh, naintindihan niyo yung mga kabayan ha. Baka ang dami-dami kasing nilalagay oh. Baka isipin ng nagtitinda, 200 pesos, eh 200 pesos lang ang binibili. Abangan nyo mga kabayan pag nasa bantayan na tayo dahil yung mga pangalawang episode natin o pangatlo. Kasi meron daw doon na tinikang isda lang, 400 pag-apin pesos ang kilo. Thank you. Abangan binigyan tayo ng ano. Ay, may ano pa, paaman. Paaman, oo. Oh. Ah, tawag ito? Parang ano ba? Ang compliment? Compliment. Oo, oh, ayan. Alam nyo mga kabayan, sa ang rules talaga dito sa pagmamaneho, bawal yan, suka rin yan, no? Suka. Ah, may suka din, ang dami dito. Pagka nagmamaneho daw, bawal kumain. Kaya ang gagawin natin, isusubo natin si Konsi. Ay, sweet. Oo. Oo. Baka si Sweetie magsiselo ka. Yan. Oh, di ba? Ang init.
Masarap, di ba, Kunsi? The best. The best. O, oh, sige. Mmm. Sarap, no? Mm-hmm. Ito talaga, original. Original na sarap. Doon kasi may mga salted egg, di ba, sweetie? Mm-hmm. Ito, original ang lasa. Masarap. Ano ba itong gawang? Bigas. Gawang bigas, ano? Bigas. Masarap. At saka hindi masyadong katamisan. Tapos ang maganda dito mga kabayan, nadaanan namin, katulad niyan, hindi lang sa gas station kayo pwede mag-CR. So dito, sa mga restaurant, may bayad nga lang. Tapos ang pinaka-matindi rito, yung kanilang native chicken, Barangay Laaw, Bourbon, Cebu. Ito ay native chicken. Native eggs, ayan. Tapos magkano ang bayad sa CR? 10 lang, sir. 10 pesos. Oh, sulit. Mm. Ah, ito, nasa Bugo na tayo. So, ito yung mga tiga Bugo, Sir JP. Shout out sa inyong lahat. Good morning, po. Good morning. Oh, Mayong Antaw. Mayong Buntag. Ah, ito na, nasa port na tayo ng Hagnaya. So, halimbawa, Sir JP, at iiwan itong mga sasakyan, pwede na dito? Pwede. Magkano ang bayad pag halimbawa ang balik? 150. A day, maghapon na yon kung sakaling balikan, ano? Yes. Oh. Malaki naman yung area ng pag-iiwan ng mga sasakyan kung sakaling hindi nyo dadalhin ang inyong sasakyan sa isla. Pero yung sasakyan natin mga kabayan, dadalhin natin sa isla at isasakay natin sa Roro. Kung halimbawang hindi natin dadalhin yung sasakyan at mamamasahe lang tayo, ang regular fare ay 384 pesos. Tama, Sir JP? Yes. Tapos pagka bata, 6 to 12 years old, kalahati ang bayad. Ngayon, pagka senior citizen, katulad ko, pagka individual, hindi isasama yung sasakyan, 264 na lang ang pamasahe instead na 384. So ito pala mga kabayan, pinaka-interesting dito. Yung bus na yan, may kasamang pasahero. Galing dito sa pinaka-tawag dito, Daang Bantayan, isinasakay dyan sa Roro. Kasama yung pasahero. Ayan, galing ng ano yan, ano, Bantayan Island ha. Ibig sabihin, galing ng Bantayan Island, sinakay ang bus. At ihahatid din dito kung saan sila pupunta. Pagbalik ng bus na yan, may mga dala rin pasahero. Kasama ang isasakay dyan. At ihahatid din sa Isla ng Bantayan kung saan sila. Ayun, ihahatid na sa kanilang mga destination, di ba, Sir JP? Tama. So ito, lumabas muna tayo sa pinaka-port. Ipakita ko lang sa inyo yung area. Tapos ito yung ilan na mga rorong pwedeng sakyan natin papunta ng isla. At ayan na nga, pwedeng individual. Pwede rin nga magsakay ng sasakyan, katulad natin. So, ayan. Tapos, yung nakikita nating isla, hindi pa yan ang Bantayan Island, ha? Ayan. Doon pa. Sa Madaron, hindi pa natin makikita. Ngayon, ang gagawin natin, mga kabayan, dahil itong Roro ay hindi air-conditioned, Sir JP, ano? Hindi. So, dito lang tayo sa sasakyan sa loob ng isang oras at kalahati. Isang oras lang. Isang oras lang. Pero ituturo ko kayo sa loob mga kabayan na kung anong itsura ng Roro. Pare-pare ba ang Roro na ito? Oo, pero ito medyo maliit lang ito. Yung kagayon doon, mas malaki yung kabila. So ang bayad ng sasakyan, katulad ng pickup na yan, saka itong SUV na dala natin ay 2,700, ano? Depende sa pagkakotse siguro. Mas mura, mga 2,000. 2,000 pesos lang. Depende sa klase ng sasakyan. Pakita ko muna sa inyo itong baba. Halika sa taas. Kompleto naman pala. May mga life jacket.
maganda dito sa taas. Malawak. Hello. Hi. Oh, kasama sa galaan. Tingnan mo, masisaan. Salamat. Ha. Pakita ko lang ito. Oh, meron pa pala sa taas. So, hindi pa yan ang isla ng Bantayan, ha? Doon tayo pupunta. Yun! Hindi pa natin tanaw. Oh, yan. Ang ganda. Bukas na yung gate. So yung dadaungan natin na Sir JP, 'di ba tatlong munisipyo ito? Oh. So bali ang dadaungan natin itong Santa Fe. Santa Fe. Yes. Tapos ano nga ba yung isa, dalawa pang Madre de Hoz, tapos Bantayan. Bantayan. So dito talaga sa Santa Fe na dadaungan natin, diyan ang maraming or magagandang mga beach. Yes. Okay. White sand. Yan yung hotel natin. Ayan ha? Yan nakikita mo ano dyan. Ayan, yan ang pinaka sentro. Oh. Yung tinututukan natin, dyan tayo mag-i-stay. Oh. So ito talagang Santa Fe ang talagang puntahan ng mga turista. Yes.